Yo, what's up sa inyo mga mata? So, panibagong araw, panibagong video na naman. And as you can see, meron po tayong mga pagkain dito. So, obvious na obvious yung gagawin natin. So, it's another tantararan! Mukbang! So, yun guys. Yun nga, magmumukbang tayo ngayon. Merienda mukbang. So, and siyempre, ang pangit naman kung kakain lang ako sa harap nyo. So, siyempre, habang kumakain ako, meron tayong pag-uusapan. And, etong pag-uusapan natin is more, or it's very beneficial, especially sa mga lalaki na hindi alam kung paano maging best or better para sa girlfriend nila. So, ayun na no. But before that, intro muna tayo. So, yun. Pisa na natin. So, ano ba yung pag-uusapan natin ngayon? Or ituturo ko sa inyo? Ang i-discuss natin ngayon, guys, is kung ano yung mga top 10 na dapat gawin para maging karapat-dapat or maging better sa mga partner nyo or mga girlfriends nyo. Pero disclaimer lang, hindi porket ginawa niyo na tong top 10 na to, is hindi na kayo maghihiwalay or forever na kayo. Kasi walang forever. Forever. So, eto, ano lang to, mag-guide lang to para maging or humaba yung samahan nyo or at least man lang kahit maghiwalay kayo, at least proud ka sa sarili mo na nagampanan mo ang pagiging mabuti or better or best partner sa kanya. Okay? So, yun na nga. Umpisahan natin sa top 10. So, yun guys. Ang top 10 po natin is tinatawag ko po itong be her servant. So, eto po yun. Yung top 10 natin. Paano maging be her servant? Diba? Paano maging be her servant? Ano ba yan, Richie? Magiging katulong niya ako? Parang gano'n nga. Kaya nga, sir. Magkantanga. So, yun nga, guys. Ang ibig kong ipahiwatig dito sa top 10 natin na be her servant is, kumbaga, pagsilbihan mo siya, parang gano'n. Pagsilbihan mo. Kasi pag yan, pag pinagsilbihan mo yan, parang aso yan eh. Pag pinagsilbihan mo, pinakain mo, pinalagaan mo, after nyan, ang balik sa'yo nyan, maaamo yan sa'yo. Gago! Maaamo yan. Lahat ng hihingin mo, ibibigay nyan. Na be your servant muna sa umpisa. So yun na, no? Yung top 9 natin, guys, yung tinatawag ko na be her listener. So, be her listener. Kasi bakit? Yung mga partner nyo, syempre, natural sa mga babae na mga chismosa talaga yan. Marami yung mga ganap sa kung saan silang napupuntang lugar. Marami yung mga ganap. At ang kailangan nila is mayroon silang mapaglabasan ng mga nalakap nila na mga impormasyon. Kasi nga chismosa. Diba? So, chismosa yan. Pupunta yan ng mall, pupunta yan sa mga barkada nila, makipagkita yan sa mga girlfriends nila. Pagbalik niyan, yun. Kailangan, ihanda mo na yung tenga mo. Be her listener. Aside dyan, pag nagkwento yan, hayaan mo lang. Huwag mong barahin. Kasi I know, most of us, madaling mairita. Especially pag yung kausap natin madaldal. Hindi naman tayo nakaka-relate. Tama ba? Pero since na gusto mo nga maging best partner sa kanya, magtitiis ka. Gusto mo yan eh. Kaya yun. Be her listener. Okay? Yun yung top 9 natin. So proceed naman tayo sa top 8. Top 8 natin guys. Ito yung tinatawag ko na be her advisor. Minsan sa buhay mag-partner, kailangan may isa sa inyo magiging advisor.
Kasi, walang taong perpekto. Okay? Hindi lahat alam o hindi lahat same ng personality, character, attitude, etc. Okay? Or pananaw sa buhay. Merong isa sa inyo madadown. So, usurable yan. Kaya, kailangan as a lalaki, ikaw yung magiging advisor niya. Kasi ang pangit naman, sa oras ng kagipitan, ikaw yung unang madadown. Tama ba? So, be your advisor. Kailangan, pag nadadown yung partner mo, i-motivate mo. Diba? For example, nagchismisan sila, nagyabangan sila ng girlfriend. Siyempre, may time na matatalbugan yun. So, madadown. So, ang kailangan mong gawin, no? I-motivate. Diba? Nasa susunod, huwag na siyang magyabang kasi masasapak mo na siya. So, yun yung top 8 natin. So, proceed na naman tayo sa top 7. So, ayun na nga, no? Top 7 na tayo, guys. So, itong sa top 7, ang nilagay ko dito is be informative than her. Bakit kailangan mas marami kang alam kaysa sa partner mo or kaysa sa girlfriend mo? Wala lang. Kasi ang pangit pag mas matalino yung babae kaysa sa'yo. Or pag sinabi kasing matalino, not academically, but in real life. Tama ba? In short, madiskarte. So kailangan mas madiskarte ka kaysa sa partner mo or girlfriend mo. Okay? Kasi nga, the end of the day, pag kayo naging kasal na, naging mag-asawa na, ang magkakayod dyan is yung lalaki. Kaya nga tinawag na haligi ng tahanan. Tama ba? So, paano ka didiskarte kung hindi ka madiskarte? Paano mabubuhayin ngayon yun? Tama? So, be informative than her. Or, pwede ding be wiser than her. Tama ba? Na okay lang kahit mas matalino yung babae as long as pagdating sa diskarte, lamang yung lalaki. Tama? So, yun. Dahil dyan, top 6 na tayo. So, top 6 natin, guys, is be her personal clown. So, eto na. Dito na papasok ngayon si Kong TV. Bakit marami mga kababaihan simula nung pinost ni B. Cortez yung video niya na ignoring Kong for 24 hours. Ang dami ko nang nakikita sa Facebook na sana all may Kong TV. Ha! Ano ba meron kay Kong? Kung titingnan mo yung mga video niya, di ka maboboring. Ama? Kasi panay katatawanan. So, yun. Be her clown. Simple lang. Be her own clown. So, kailangan, hindi lang sa relasyon, panay seryoso. Kailangan marunong ka din mag-joke. Pero make sure na yung joke mo, hindi corny. Kasi may sometimes, na yung mga babae na yan, slow. Lalo na pag dinadalaw ng toyo nila. Slow yan, slow. Diba? So, yun. Kailangan, magpatawa ka din. Okay? So, proceed tayo sa top 5. So, yung top 5 natin, guys, is ito pinakamalupit. Pero hindi siya naging top 1. Top 5 lang siya. So, ang pinangalanan ko to is, be her punching bag. Anong be her punching bag? Yung mga babae, guys, pag dinadalo yan ng toyo nila, especially pag nag-period yan, pag nag-menstrual, basta pag dinugo. Aside sa maghahanap yan ng pagkain, mainit ulo niyan. So, syempre, ikaw, pinapractice mo yung be your own clown. So, sabi ko nga kanina, chechempohin mo kung kailan ka magjo-joke. Kasi pag ikaw, nag-joke ka, tapos yan, nasa period time, humanda ka na. Be her punching bag. Gago! So, meron naman, pag tinutopak yan, kahit wala ka namang ginawa sa kanya, bigla kang kukurutin. Bigla kang sasapakin. Bigla kang sasampalin. Bigla kang kakagatin. So, yung mga babae kasi, sadista yan. Sadista yan. So, kailangan, make sure yung balat mo makapal. Ha? Ito, makapal. What? So, yun, be her punching bag.
Okay? So, proceed tayo sa top 4. So, yun o. Ang top 4 po natin, guys, is ito. Medyo iiyak yung bulsa niya dito. Kasi dito na papasok yung treat her. Ano yung treat her? Siyempre, ililibre mo siya. Treat her. Saan mo siya ililibre? Hindi kayo mag-decide nun. Siya. Most of the girls right now, addict na addict sa Watson. Diba? Watson is life. Pero, marami din naman, ang hilig milk tea, ang hilig fries, McDo, anon, or meron din naman na food trip talaga yung hilig. So, kailangan well-prepared ka or financially ready ka. So, syempre, dito na papasok ngayon, yung wag na wag kang magjojowa kung wala ka pang income. Bruh. Tama ba? Marunong ka magjowa, pero hindi ka marunong humanap ng income. So, wag na wag. Okay? So, before ka pumasok sa isang ganyan na sitwasyon, kailangan ikaw financially ready ka. Okay? So, kasi magjojowa-jowa ka tapos humihingi ka pa sa magulang mo. Bawal yun. Game over. So, bawal yun. Yun yung pinaka-big no-no sa rule ng relationship. Denied. So, yun. Treat her. Libre mo siya kahit saan. Kung pwede siya, papiliin mo. Okay? Pero hindi naman araw-araw. So, yun. Kasi pag inaaraw-araw mo yan, hindi na boyfriend ang trato sa'yo yan. Okay? Financer na. Ha! Financer. So, yun. Proceed tayo sa top 3. So, itong top 3, may pagka-romantic to. May pagka-sweet, may pagka-effort. Diba? Yung top 3 natin, guys, is cook for her. Diba? Ano, bakit cook for her? Eh, pwede mo naman siyang ilibre sa restaurant. Pwede mo naman siyang pakainin sa labas. Pwede naman kayong mag-date sa labas. Bakit kailangan mo pa siyang ipagluto? Guys, iba pa rin ang effort pag ikaw mismo ang gumawa para sa kanya. Kailangan ikaw marunong ka magluto. Ngayon pa lang, single ka pa, aralin mo na magluto. Kahit yung simpleng pritong itlog lang, na-appreciate yan nila. So, ganun. Cook for her. Diba? Kailangan maging chef ka pagkasama mo siya. Especially pag kayo or siya pinapadala mo sa bahay nyo. Yan. Okay? So, yun. Proceed tayo sa number 2. Yung number 2 naman natin, guys, is always initiate cuddle. Ano yung always initiate cuddle? Siyempre, hindi sa lahat ng bagay. Yung... It was at this moment that he knew. He fucked up. Yun, hindi sa lahat ng bagay. Ang babae ang nag-initiate niyan. Kailangan kayo din. So, minsan yung mga babae, kailangan niya ng onting lambing. Lambingin niya naman. Diba? Huwag lang kayo puro hingi ng hingi sa kanila. Lambingin niya. Ha! Gre-react yung mama ko, guys. So, yun. Always initiate cuddle. Huwag naman lagi. Okay? So, yun yung number 2 natin. So ngayon, proceed na tayo sa number 1 at pinakahuli. So, ano yung binin? So yun o, hindi ko napapatagalin. Tatapusin na natin itong video na to. But before we end this video or vlog, ang number 1 natin, iko-comment ko na lang sa baba. Kasi inappropriate siya especially sa mga viewers natin na minor. Okay? So, yun. Maraming salamat sa panonood. Hindi ko ito maubos na nagbibideo ako. So, hanggang sa muli. Don't forget to like, comment, share, and subscribe if you are new to my channel. So, check it out. Mga mata. Sorry, it's DJ.